Good evening. Reservation for Mano Castillo, please. This way, sir. Go there. Sit down. All right. It's been like years. I've been having catch up. But first, just let me explain why I'm here and why I called for this meeting. Monique, what? Manu, please let me finish. Maman, c'est drôle. Il y a 12 garçons dans les toilettes. Il y a quoi de drôle? They had their mates with them. The men were angry because there were girls in the men's room. Manu, this is my son, Justin. Oh, may anak ka na. C'est mon père. Yes, Justin. He's your father. Huh? Well, hello, Daddy. Manu. C'est drôle, Momo. He's not moving. Hello? Oh, so Manu, paano nga nangyari? Tinatanong pa ba yun? Ano? Immaculate conception? Hello, I mean, how? How did it happen? I thought nothing happened between the two of you. So, paano? Yun din ang pagkakaalam ko eh. Pero, I'm not so sure na eh. What? How can you be not sure? Eh kasi nga, one of those nights, 8 years ago, nagwalwalang kami sa BGC. Tapos, ayun, naglasingan kami. Also, ano ka ba? Kahit lasing ka, alam mo yung ginagawa mo? Imposible, hello? Eh, mixed drinks nga yung mga iniinom namin doon. Ano? Yaya! Popcorn, please! Hindi po, ma'am! Eh, teka. Paano mo naman nalaman na ikaw yung tatay ng bata, ha? Wait lang, ha? Pwedeng dahan-dahan lang. Nalilito ako, eh. I got married 2 years ago. The reason I'm here is because na-assign ang asawa ko to oversee the setting up of the IT company he's working for in Southeast Asia. And we'll be based here most of the time, but he'll be traveling around the region. I mean, mas madali naman dito kasi from New York. Hanggang kailan kayo dito sa Manila? Depende sa work ng asawa ko. They set us up in a house in Taguig. So I decided that now would be the perfect time for Tristan to meet and get to know his father. Ah! Kaya pala! Thank you. She found out that she was 6 months pregnant! Kaya siya nawala! Ay, talaga ma'am? Uy, exciting yun, ah. Tapos, sir, ang sumas nangyari, 6 months talaga? Uy, ang gusto mo, 6 months, magbakasyon ka. Doon, balik, magsaing ka. Hindi na. Sorry pa. Kakanood nyo yan ang mga telenovelas, ano? Oy, ba't ikaw, hindi ka nanonood? Eh, siyempre, nanonood. Paborito natin yun. Ano na kayo nangyari ito? Ah, teka nga. Yan sinasabi ko, eh. Yung melodramatic mentality na yan, hindi po yun ang rason. Nung nandun na siya sa States, doon niya nalaman na buntis siya. Oh, eh bakit niya niya sinabi sa'yo? Eh, ano naman ang gagawin ko? Ipagla-labor ko siya, ipanganganak ko yung bata. Alam mo, pati ako, naguguluhan na, ewan! Pero hindi naman siguro pinlano ni Monique na pikutin ako, no? You had your life, I had my life. I decided to keep the baby. Yet, ayoko na ma-pressure ka to make decisions at that moment, so... Anyways, the reason why I agreed for Tristan to meet you is because I want him to grow up knowing who his biological father is. And that's you. Maman, pourquoi il parle pas? Je pense que ton père est encore en choc. Karen, look at me. Hindi ako bagay na maging daddy. Hindi magandang role model ito sa batang lalaki. At saka, ano naman ang kinalaman ko sa mga sports? Eh, ang expertise ko, eh, ramp modeling na ganyan, at saka beauty pageantry. Eh!
Ganito ako makapagsalita. Nonsense yung mga pinagsasabi mo. Alam mo, marami ng katulad mo na may biological children. Yung iba nga may adopted. And they make excellent parents. Alam mo, Manu, kaya mo yan. Iniisip mo lang kasi. Paano pag nalaman ng bata ng biological father niya eh? Medyo mainhin. At saka, paano kaya explain to kay Ronnie? Oh, Manu. Hi, babe. Hello. You're here pala. What's Naku, up? Babe, buti na lang dumating ka. May chika ako sa'yo to the highest level. Alam mo, hindi ka makakapaniwala sa kwento ko about kay Kuya. Sige, try me. Tito at tita na tayo. May pinsan na si Amelie at may anak, si Kuya Manuel. Ha? Anak? As in, tao? Hindi. As in, kuto. So, anong mangyayari? Eh, gusto niya raw na makilala ako nung bata. Thank well, you. Wala namang mali doon. Dapat lang. Kung pwede raw, he can spend a few days... sa bahay? Okay. Well, nakwento mo ba dun sa mami ng bata about me? Hindi eh. Bakit hindi? Ano ka ba? Siyempre nagulat ako dun sa news na may anak ako, no? Naghangi yung utak ko. Okay, so... o paano mo ikukwento sa ex-girlfriend mo and the son about me? Hindi mo naman siguro ako pauwiin sa Santa Maria, Bulacan sa bahay ng parents ko habang... Hindi ganun. Edi sasabihin ko na... we're best friends. Good luck. Naiintindihan naman siguro yun ang mga 7 years na. Well, another thing. Sasabihin ba natin ito sa mga friends natin? Eh, ako nang bahala doon sa mga bakla. They will understand. Girls, banned mo na kayo in my life. Yan, saka kinakahiya mo kami. Hindi naman sa ikinahihiya. At bakit na sinasabi sa amin yan? Tsaka sino ba yung batang yan? Anak mo. Isa ka ng mamshi! Anak mo? Sumuktsak ka ng girl? Manuel, that is so sick. You're so sick! Shame on you! Hindi mo naman sinabi sa amin, lesbiyahan na ka pala. We thought all the while... Diyos ko naman. ...na you are confidently beautiful with a heart! Kakaloka kayo, ha? Napakasimple lang na request ko, napakalaki ng react nyo. Whatever it is, tell me na. Huwag ka na mag-inarte, kilala kita, Manuel. Come on, say it, spill it, come on. Eh, hindi ko kasi alam kung... paano sasabihin sa'yo na... hindi ka na-offend. Try me. Eh kasi, di ba, sa bahay matutulog yung bata. May problema. Saan matutulog dun si Tristan? O, ano problema dun? Eh, may guest room tayo. Oh, come on, Manuel. Eh, syempre, hindi naman pwede makita ng bata na natutulog tayo sa iisang kama. 7 years old lang siya. Wala pa siyang mali siya. Nung ganyang edad ko, dalagita na ako, no? May regla na ako, puno-puno na ako ng mali siya. Well, iba ka naman. Nung hinugot kasi sinapupunan ng nanay mo, hinipuan mo kagad yung doktor. So, paano to? Ako matutulog sa master's bedroom mag-isa. Tapos kayo, sa guest room? Hindi na. Kami na lang doon sa master's bedroom. Doon ka na lang sa guest room mag-isa. Thank you, ah. I know you understand. Sweet mo talaga.